Huwag nang ipagpabukas ang pwedeng gawin ngayon dahil ngayon ang araw ng pagbabago at paglago. Ngayon ang araw! Ngayon ang araw para pakinggan ang karunungan. Kawikaan, Siyam, talata 1 hanggang 6 at talata 13 hanggang 18. Ang karunungan ay katulad ng isang taong nagtayo ng kanyang bahay na may 7 haligi. Pagkatapos, nagkaroon siya ng malaking handaan. Naghanda siya ng mga pagkain at mga inumin. At saka inutusan niya ang mga katulong niyang babae na pumunta sa pinakamataas na lugar ng bayan para ipaalam ang ganito. Kayong mga kulang sa karunungan at pangunawa, inaanyayahan kayo sa isang malaking handaan. Halikayo, kumain kayo at uminom ng aking inihanda. Iwanan na ninyo ang kamangmangan upang mabuhay kayo ng matagal at may pangunawa. Ang kamangmangan ay katulad ng isang babaeng maingay, hindi marunong at walang nalalaman. Nakaupo siya sa pintuan ng kanyang bahay o sa upuan sa mataas na lugar sa lungsod at tinatawag ang mga dumadaan na pupunta sa kanilang trabaho. Sabi niya, "Halikayo rito, kayong mga walang karunungan." At sinabi pa niya sa walang pangunawa, "Mas masarap ang tubig na ninakaw at mas masarap ang pagkain na kinakain ng lihim." Ngunit hindi alam ng mga taong pumupunta sa kanya na sila ay mamamatay. Ang mga nakapunta na sa kanya ay naroon na sa libingan.
napapanood ko noon sa mga animation sa kanang tenga ng tao ay may isang good angel na nagsasabi na gawin ng tao yung tama at mabuti. At sa kaliwang tenga naman, may bad angel na nagsasabing gawin niya yung masama. Parang yung dalawang boses ang tumatawag sa Proverbs 9. Ang tawag ng karunungan at tawag ng kamangmangan. Yung tawag ng karunungan, sabi, "Hali kayo, kumain kayo at uminom ng aking inihanda. Iwanan na ninyo ang kamangmangan upang mabuhay kayo ng matagal at may pangunawa." Samantalang ang tawag ng kamangmangan ay ganito, "Mas masarap ang tubig na ninakaw at mas masarap ang pagkain na kinakain ng lihim." Pero ang hindi nila alam, ang mga taong pumupunta sa kanya ay mamamatay. Diyan din sa Proverbs na yan, sa chapter 4, ay may ipinakilalang mga klase ng tao. Taong nangungutya, taong masama, taong marunong, at taong matuwid. Alam na natin na magbabarkada yung taong nangungutya at taong masama. Sila yung mga tao na kung pagsasabihan o sasawayin ay hindi makikinig. At may bonus pa, iinsultuhin ka pa, kukutyain ka pa, at magagalit pa siya sa'yo. Siguradong may kilala tayong ganyan. At sana, hindi tayo yan. Sa kabilang banda naman, ay may taong marunong at taong matuwid. Itong mga tao na to ay kung pagsasabihan mo o sasawayin mo, ay lalo ka nilang mamahalin. Ia-appreciate nila yung iyong pagtutuwid. Sila yung mga taong kapag tinuruan mo, ay lalong nagiging marunong at lalong lumalawak yung kaalaman. Tuwing may pagtuturo o pagtutuwid, paano tayo sumasagot o nagre-respond? Araw-araw tinatawag tayo ng karunungan at kamangmangan. Anong tinig yung ating pinakikinggan? Ano yung ating susundin? At sana tayo rin yung mga taong marunong at mga taong matuwid na pagka napagsabihan at tinawag ng karunungan ay sumusunod. Magsisimula at magkakaroon tayo ng karunungan kung may paggalang at pagkilala tayo sa banal na Panginoong Diyos. Kaibigan, ngayon ang araw para pakinggan ang tawag ng karunungan. Palagi natin pakinggan at sundin dahil ito ay magdudulot sa atin ng kabutihan at mahabang buhay. Sa'yo, Panginoon, ang pagbabago at paglago. At ngayon, nagbunga ang pagsunod sa'yo, katapatan sa paglilingkod. Magtatapat na tunay, tapat habang buhay, kahit may pagsubok, hindi tatalikod. Magtatapat na tunay, tapat habang buhay, kahit anong mangyari, patuloy na. Tayo ay tumibay sa paglilingkod. Paglalakbay ng buhay kasama ng Diyos, tagumpay ay Diyos. Magtatapat na
Banal na Diyos, aming Panginoon, salamat po sa panibagong araw, sa bagong lakas at bagong pagkakataon na Ikaw ay aming makilala at mapaglingkuran. Panginoon, tulungan mo po kaming kilalanin ang iyong pagiging Panginoon sa aming mga buhay nang maranasan namin ng regalo ng karunungan, kabutihan at mahabang buhay. Panginoon, sabi sa iyong salita, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Lord, let that fear, hindi yung takot na napaparalyze o takot na negatibo, kung hindi yung aming reverence, yung aming paggalang sa iyo at aming pagkilala na Ikaw yung Diyos, Ikaw yung Panginoon na pinagmumulan ng karunungan. Panginoon, tulungan mo po kami na pakinggan at sundin ang tawag mo, ang tawag ng karunungan, at tuwing may pagtutuwid ka at pagtatama sa aming mga maling gawi, kami po ay mabilis na makikinig, mabilis na susunod at magbabago, dahil alam namin na ito ay para sa aming kabutihan. At kung gumagamit ka, Panginoon, ng ibang tao para magturo sa amin, ay buksan namin ang aming isip, buksan namin ang aming puso para higit pa kaming matuto at maging dalubhasa. No, nilayo mo kami sa mga gawi at gawa ng mga mangmang, dahil alam namin kapahamakan at kamatayan ang resulta kung ito ang aming susundin. Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay, maghari ka. Maghari ka sa aming puso. Dalangin ko po na huwag kaming dedepende sa sarili naming karunungan, sa halip ay magtitiwala sa iyo ng lubusan. O Diyos, ito po ang aming samo at dalangin sa Diyos na nagbibigay ng karunungan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Puso ko'y guru
Kaibigan, bawat araw ay pumipili tayo ng pakikinggan at sana palagi nating piliin na pakinggan at sundin ang tawag ng karunungan. At nang tayo ay maging mga taong marunong at taong matuwid at nakikinig sa payo at pagtutuwid. Dahil uso din yung mga challenge ngayon, i-challenge kita. Challenge natin ang ating sarili na basahin ng buong book ng Proverbs. One chapter a day lang sa loob ng 31 araw sa isang buwan ay matatapos natin ang Proverbs o aklat ng kawikaan sa Biblia. Ito yung magpupuno sa atin ng karunungan mula sa salita ng Diyos. Iti-take mo ba yung challenge, kaibigan? Isang chapter kada araw sa libro ng Proverbs, sa Bible. Kaibigan, hanggang sa susunod nating pagsasama-sama dito sa 1116 DXAS, your community radio, at kami po ay sumasa inyo rin sa Pinoy Connection, ang online radio ng FEBC Philippines. Ako po si Dang Estrada, nagpapaalalang ngayon ang araw ng pagbabago at paglago kay Kristo. Ang ibigin ka nang walang
Inyong napakinggan ang programang Ngayon ang Araw. Para sa mga mensahe, komento o tanong, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625.